mula sa watak-watak at bulubunduking isla ng Gresya. Tayo ay dadako pakanluran upang tunghayan ang pag-usbong ng isa sa pinakamaimpluwensya at grandiyosong imperyo sa kasaysayan, ang Roman Empire. Ang ating storya ay nagsimula sa isang hugis botang peninsula sa Mediterranean Sea, ang Italy. Ang kasaysayan ng Rome ay lubos na naapektuhan ng kanyang heograpiya. Ang lupain ng Italy ay hindi kasing bulubundukin kagaya ng Gresya. Dahil sa salik na ito, ang mga naninirahan sa Italy ay hindi nagkawatak-watak kagaya ng nangyari sa Gresya. Kasunod nito, mas malaking bahagi ng lupain ng Italy ang angkop sa pagsasaka, sanhi upang magkaroon ito ng malaking populasyon. Ang lokasyon ng Rome sa Italy ay naging malaking advantage sa paglakas nito. Ito ay matatagpuan sa pampang ng Tiber River, sanhi upang sumigla ang international trading at pangingisda sa Rome. Gayunpaman, hindi rin naman ito matatagpuan ng sobrang lapit sa karagatan kung kaya't hindi sinasakop ng mga pirata ang syudad ng Rome. Ang Italy ay matatagpuan sa gitna ng Mediterranean Sea. Ibig sabihin, lahat ng paglalakbay at kalakalang pasilangan, pakanluran, pahilaga at patimog ay dadaan sa lugar na ito. Ang Rome, bago ito nakilala bilang syudad ng marmol at sentro ng isang imperyo, ay nagsimula bilang grupo ng maliliit na komunidad. Sa paglaon ng panahon, ang mga maliliit na komunidad na ito ay nagbuklod-buklod. Ang pinagbuklod ng mga komunidad na ito ang naging pundasyon ng syudad ng Rome at ng mga mamamayan nito na makikilala bilang mga Romans. Ang mga Romans noon ay pinamunuan ng mga hari. Ayon sa tala, ang mga sinaunang Romans ay nagkaroon ng pitong hari, kung saan ang huling dalawa dito ay mga Etruscans. Ang mga Etruscan ay grupo ng mga taong naninirahan sa hilaga ng Rome at magsisilbing pinakamahigpit nilang karibal. Ang huling haring Etruscan ng mga Romans ay si Tarquinius Superbus. Isang malupit na diktador si Tarquinius kung kaya't pinabagsak siya ng mga Romans sa isang rebolusyon noong 509 BCE. Ang mapait na karanasan na ito ng mga Romano sa ilalim ng isang hari ang magtutulak sa kanila na magkaroon ng isang pamahalaang walang hari, kung saan ang mga mamamayan ang pipili ng mamumuno sa kanila. Ito ang tinatawag na republika. Sa loob ng ilang daang taon, unti-unting sinakop ng mga Romans ang kanilang mga kapitbahay kung saan pinalawak nila ang kanilang impluwensya. Nasakop ng mga Romans ang mga Latin noong 338 BCE. Makalipas nito, kanila namang sinunod ang mga Samnites sa silangan. Ang pinakamalaking pagbabago sa kanilang teritoryo ay naganap noong 264 BCE, makalipas nilang masakop ang mga Etruscan. Karagdagan pa, nagawa ding mapaalis ng mga Romans ang mga Griego sa timog ng Italy noong 264 BCE. Makalipas ng napakaraming digmaan, sa wakas, nasakop din ng mga Romans ang buong Italy. Bakit nga ba naging matagumpay ang mga Romano sa pagsakop sa Italy? Isa sa itinuturong sanhi nito ay ang galing ng mga Romano sa diplomasya. Hindi lahat ng tribong kapitbahay ng Rome ay sinakop ng mga Romano. Inalok ng mga Romans ang ilan sa mga tribong ito ng pagkakataong maging bahagi ng Republikang Romano, kapalit ng pagkakaroon ng citizenship at mga pribilehiyong kalakip nito. Maraming mga maliliit na tribo ang agarang sumanib sa Rome na nagresulta sa paglakas ng militar nito. Habang dumadami ang kaalyado ng Rome, paunti naman ng paunti ang mga tribong kumakalaban dito. Ikalawa, ang Rome ay may malakas na sikmura sa labanan. Kumpara sa ibang grupo ng tao sa Italy,
ang mga Romano ay hindi nawawalan ng pag-asa kapag sila ay natatalo sa labanan. Kapag namatayan ng maraming sundalo ang mga Romans, kanila itong sinosolusyonan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming sundalo. Ito ay kanilang uulit-ulitin hanggang matalo nila ang kanilang kalaban. Ang mga Romans ay isang mabuting halimbawa ng pagpupursigi at tapang. Mula sa pagiging isang maliit na komunidad, nagawa nilang sakupin ang buong Italy gamit lamang ang kanilang tapang. Ang katangiang ito ng mga Romans ay mahusay na naibuod sa kanilang motto, ang duty, courage, and determination. Ang kapangyarihang Romano ay hindi magwawakas sa hangganan ng Italy. Lalo pa itong lalaganap sa mundo kung saan makakaharap nito ang mga dakilang kabihasnan sa kasaysayan. Ang episode na ito ay bahagi ng ating series ukol sa sinaunang Gresya at Romans. Kaya make sure to subscribe to watch the entire series. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.